Ito yata yung sugal na hindi tayo binabawalan ng mga leader natin. Bagkus itinutulak pang atin itong gawin. Pero ako, kahit hindi ako itulak, ay akin itong laging tinatayaan. Bakit nga lang ganun? Sa ganitong klaseng sugal, ako ay laging talunan. O baka naman hindi pa nakatadhana na ikaw ay makita. Saan kaya ako sisilip upang ikaw ay makilala? Sa institute ba? O sa seminary ba? Pero wag naman sana sa primary. Pinipis na lang kahit masakit. Kahit laging inaayawan nila, pero andito pa rin ako, umaasa na ikaw ay hindi katulad nila. Maraming beses pa rin sumubok upang hanapin ka. Ako'y sumubok ng hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, sampu o dalawampu pa. Pero kahit ganun pa man, patuloy ka pa rin nahahanapin kahit saan banda at kahit ilang YSA kon pa. Umasa ka na hindi ako susuko. Pero please naman, pag naramdaman mo na ako din ang ibog ng puso mo, hawakan mo naman ang aking kamay ng mahigpit habang ang aking mga matay nakapingit. At kapag napansin mo na ako'y nanginginig, mas higpitan mo pa ang iyong kapit. Hindi dahil sa ako'y nanginginig, dahil sa totoo, sa'yo ako'y kinikilig. Patuloy mo lang na mas higpitan pa ang paghawak. Patuloy mo lang na mas higpitan pa ang paghawak sa aking kamay. Yung bang hanggang sa dumuguna at mapilay. Gusto ko kasing maramdaman yun. Gusto ko kasing maramdaman yung sakit. At nang malamang ko'y ako'y gising at hindi ito isang panaginip. At pag nagkita na tayo at kinasal na tayo sa templo, huwag ka namang mapapagod agad-agad. Dahil hindi biro ang papasuli natin pagmamahalan. Wala ito expiration. Forever kaya ito. Kaya walang hangganan. Huwag ka namang magsasawa sa itsura kong mukhang matanda. Advance lang kasi akong mag-isip. Kaya pati itsura ko ay naging advance din. Huwag ka mapapagod sa magiging kamali ako. Lagi mo akong iintindihin ako at ako'y ganun din sa'yo. Pagbigyan mo na din ang kakulitan ko. Pag sinabi kong ako masusunod, ako masusunod. Pag sinabi kong ako magluluto, ako magluluto. Pag sinabi kong ako maglalaba, ako maglalaba. Kahit na pink yung washing machine at pink yung sabon na pinili natin. Kung dumating sa buhay natin na awayan kita, ang solusyon lamang dun ay paalala mo sa akin ang sumpaan natin sa loob ng templo. At hindi ang pagsumbong kay Mr. Nulfo. Panalo! Kapag dumating ang panahon na tayo ay hindi magkasundo, at huwag tayo magsasawang magtiis, dahil ang kamantay ng pagtitiis ay pagmamahal. At kung walang pagmamahal, ay walang pagtitiis. At tayo'y patuloy na magtitiis at magmamahal kagaya ng pagtitiis na Jesucristo sa mga pasakit para sa ating kasalanan. Dahil mahal niya tayo, at ganun din naman ako sa iyo. Yun lang po.